Hi guys, hindi tayo ngayon sa Belat or Shabsan. Magdi-dinner tayo kasama natin mga kasama natin si Lucky Edward at yung mga kasama natin sa barangay KKK. So, let's go! Magdi-dinner tayo kasama mga kabayan. Ayan sila. So, isa to sa favorite na namin kainan dito. Nasarapan din sila. Before kami lang ni Kuya Dick lagi kumakain dito. And, kaya tayo dito magdi-dinner because si Kuya Edward palipad na lang New Zealand. Kaya isama mo natin siya dito. Nandun siya sa likod. Fresh yung kubos nila dito. Unlimited. So, magbipray mo na kami guys. So tapos na kami kumain guys. Sigot na naman. Yeah, so tapos na tayo kumain. Lipat tayo ng coffee shop. Di natin interview si Kuya Edward. See you later. Sa anong lasa ng food dito? Masarap. Masarapan ka? Barbecue. Tsaka yung ano yung... Hindi ko din alam tawag dun, laging kinakain yung may sinasaw-saw ng mga kung ano-ano. So okay, at least nakakaingat si kay Edward dyan guys. Dito sa Pelat or Sham. Sayang ngayon ko lang ano. Tatikman. Tikman, tsaka na naman. So at least na-experience mo bago ka makapunta ng New Zealand. Wala dun eh, walang ganyan dun. So to be continued tayo guys sa kapihan. See you later. Wala. Ito ay sa Starbucks sa 10th Street. Dito pwede. Diyan pwede. Ayan. Ito sila. Pero paano kung nakaano yung puwit? Ah. Guys, atin tayo sa Starbucks sa 10th Street. Kasama natin si Rob, si Arlon, si Edward. Nakapunta ng New Zealand at si Kuya Christian. With Kuya. Ayan siya. Ito yung order natin, Kuya Dick, I think. So, ito yung order ko. Dolce de leche. Pati sa akin, dolce de leche. Ito, java chip kay Rob. Here's your order, sir. Java chip. Oh, Jesus. My order. Ito, kanina to. Kay White Mocha kay Edward. Oh, kay Edward. White Mocha. Kay Ed's White Mocha. Parang gusto niya. Wala pa yung kay Arlo. So yan guys, tapos na tayo magkape sa Starbucks. Kasama si Kuya Christian at si Kuya Edward. Kay Ed's, nag-enjoy ka ba? Oo, oh, super. Ayan. Yeah. So, na-ipibibi natin si Kuya Edward for today's video. Nag-enjoy ka? So, expect mo na pagka nandun ka na, isa ka na rin sa ino-nominate. At least wala na ako. Ayan, na-experience si Kuya Edward yung ganap natin pagka nagkakapit tayo. So, tuloy na natin to sa airport guys. Bye-bye! Ayan guys, so, tanongin natin si, ano, ito, si Kuya Edward. Last exercise niya tonight sa ating IP. Okay, Eds. Ano, last exhortation niya tonight sa IP. Excited ka na ba? Lumipad ng ano? Saan ka ba? New Zealand? I'm excited but a little bit, ano? Ano? Nervous? Sad? Nalulungkot ka kasi may iwanan mo na yung ano, okay. Oo, may iwanan mo na yung rep. Wala ka kagabi. Yung rep na wala ko. Grabe, laki na yung rep natin. Bagong rep. So yan si Kuya Eds guys, dilipad na to sa New Zealand. Hindi siya nakasama kagabi sa VS kasi nag-date sila nila Mr. Jaime. Oo. Kasama ng si... Yan. Sa iyo. Kala niya picture yun. Sa iyo kayo makasama din sa IP.
So, to be continued mamaya, ikuha natin yung extradition ni Kuya Edward hanggang sa pagdating natin sa airport sa kanya niya sa 20, sa isang araw. Yahoo! Kahit iiyak ko sa Pedro, di ba? Sabi na nga ni Panginoon, pag mula ngayon ay hindi ka na maging isda ng mga isda. Kundi ikaw na yung maging isda ng mga taa. So, yun yung sinabi ng ating Panginoon kay Apostle Pedro. So, magmula nun, nagkaroon na po sila ng ministry at nag-hire na sila ng mga tao upang makakilala sa ating Panginoon sa Kristo. So, maliban sa The Great Commission, ano pa ba yung isang bagay na dapat ginagawa po ng mga Kristiyano? Maliban sa paghahayo, meron pa kasi, di ba? Oo, naghahayo tayo ng mga tao na wala pa sa ganitong pananampalataya, dinadala natin sila sa Panginoon upang sila magkaroon po ng pananampalataya. Paano naman po yung mga iba na nagkaroon na ng pananampalataya and then sila'y umalis? Backslide. Paano naman po kaya sila? The same way na dapat gawin po ng isang Kristiyano. So hindi lamang siya sa Great Commission, kundi meron din pagbabalik loob o paghahayo o pagbabalik loob sa mga tao na nawala sa ganitong pananampalataya. Kumbaga, sila naman ay nakakilala sa Panginoon. Kumbaga, nagkaroon lang po sila ng kaunting panlalamig sa kanilang pananampalataya. Kasi kung tatanungin mo sila kung kilala nila ang Diyos, sila yung may pagkakakilala sa ating Panginoon, oo naman ang kanilang magiging sagot. Kumbaga, nagkakaroon lang po sila ng kaunting panlalamig, nagiging old ang kanilang pagsamba o pagdalo. Kumbaga, na-influensyan sila ng mundo, ng mga bagay ng mga mundo, kung bakit sila nawawala. So, sikat na sikat po yung The Great Commission, yung Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Amen. So, ngayon po sa Santiago chapter 5, verse 20. Sabi dito, sa Santiago chapter 5, verse 20, ang sabi ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Dapat natin malaman na kapag tayo ay gumagawa o nagpapabalik loob ng mga tao na nawala sa ganitong pananampalataya, na nagkakaroon po sila ng na-influensyan po sila ng mundo, nagkakaroon po sila ng mga kasalanan, ang sabi po, mula sa kamalian na lakad nila ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. So isa sa mga role po ng isang Kristiyano, hindi lang sa mga wala pa sa ganitong pananampalataya na tayo ay naghahayo, kundi bagus tayo rin ay gumagawa rin o nag-encourage din o nagpapabalik loob din tayo sa mga tao na nawala, na hindi na natin nakakasama. Ang sabi dyan ay magliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan. At kapag sila po ay napabalik loob natin, ang sabi po ng Bible sa ibang mga verses na nagdiriwang ang mga anghel sa langit. At alam po natin yung the prodigal son, di ba? Na umalis yung kanyang anak at gumawa ng mga bagay na makamundo. Pero nang siya po ay nagkaroon po ng kahirapan, naghihirap siya at na-realize niya yung mga bagay-bagay, at siya bumalik sa kanyang ama ay tinanggap po siya ng kanyang ama. Na buong yakap pong tinanggap ng ama ang kanyang anak na nagkaroon po ng pagkakasala. So ibig sabihin, wala tayong karapatan na mag-condemn o mag-judge sa mga tao kung ano man yung mga bagay na nagawa po nila sa kamalian po lang. Kumbaga, ang role natin ay magpabalik loob sa kanila. Di ba? Hindi yung dinanahan sila papansinin. Di ba? Kasi meron mga ganun, di ba? Porque ganon, di na nila pinapansin. Porque pumunta na sa ibang church, di na pinapansin. Di ba? Or iba na yung mga nakakasama nila sa labas.
Iba na yung barkada nila, hindi na nila pinapansin. So, kung minsan may mga ganun mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po natin may tatanggihan. May mga ganun mga Kristiyano na okay, iba na yung nakakasama ng nakasama niya, ay hindi niya na pinapansin, kung hindi niya na kinakausap, kumbaga nagkakaroon pa po ng judgmental. So hindi po ganun mga kapatid. Ang turo po ng ating Panginoon ay dapat sila ay nire-reach out natin. Amen. Amen. Sa tamang oras, sa tamang timing, syempre, at ipanalangin natin sila kung sila makabalik loob sa ating Panginoong Susang. Or ipanalangin natin sila na magkaroon po sila ng realization, pagtanggap. O kung hindi man natin sila makasama sa local church, nawa, mahanap po nila ang ating Panginoon sa ibang mga religious group. At sila makapagsimula. At sila makapagpuli sa Panginoon. So ganun po mga kapatid ang trabaho natin bilang mga Kristiyano. Maliban sa paghahayo, the Great Commission, mayroon din paghahayo pagbabalik loob sa mga tao mula sa kanilang mga kamalian ng mga nagagawa. Amen. So yun lang po mga kapatid. The God bless po sa inyo. Ayan, tanong natin si Kuya Edward, guys. Last Friday, last Monday niya to, last IP, and last, I think last day mo na sa church. So, ano na nararamdaman mo kay Eds? Ulit. It's emotion. It's just emotions. Hindi pa siya masyadong ano eh. Palagay ko, hindi pa siya masyadong nagsisikin sa akin. Siguro magsisikin niya pag nandun ako. Tapos mapapawalin si Kuya Edward. Palagay na ako. Sige. Pero ngayon, pero ako naman. Masaya ka naman ako dahil dumadami yung KOK. Kumbaga, maalis ka na, ano? Alamin yung nakita mo yung mga pagiging future leader ng church. Saka ang daming nakilala, di ba? Bago ako malis ka. Ang dami may memories ni kay Edward dito. Tapos yung mga pictures. Naalis na nga dito yung mga pictures, pinalitan na lang ano. At kapag dumami, magkakaroon mga... New sector. Mga Yahoo! So, patutuloy natin yung content. Ano naman? MM. Basta mo yung Friday, sendan ka na lang namin ng picture, mga video, gano'n. JJ, MM. Yan. Joke lang. So, yun. Ano? Private na lang namin sa'yo yung mga video para mong Friday. To be continued to ating content sa airport, guys. Bye. Update guys, for Saudi Living. So katatapos lang natin mag-BS dito sa may Aramco camp. So may oras pa tayo, magkakape naman tayo dito sa loob ng Aramco compound. So first time natin mag-Starbucks dito sa loob ng yun nga, ng kape. So yun yung mga Saudi living natin. May paano, oh. Ano bang tawag dito, Kedik? Ayan, so dito tayo guys. Ayun yung Starbucks, nakita ko na. Ayun, oh. May Subway din pala dito. Hala. So, ayan. So, tara, let's. So, nandito na kami sa loob ng Starbucks, guys. Ang ganda rin ng Starbucks nga dito. Ganda. So, yes. Ah, hindi na gano? Ah, okay. Ah, because I use my... May what you call application, that's why. So ito yung loob. Last time, doon tayo nag-boring sa kabilang side, sa dulo. So tara guys, mampu tayo sa exit para mapagkwentuhan. So yun lang ating update ko natin sa Starbucks Aramco compound. Bye-bye! So yun guys, natitaw rin ako yung kapatang airport para hindi si Kuya Edward, nandun na sila yung Kuya Christian at Kuya Jerwin. So right now, kasama ko si Kuya Dick, susundulan sa akin. Tapos nasa likod si Ate Grace, ang aking inaanak, si Princess at si Marnie. Yan ang mga magkatid kay Kuya Edward. So see you sa airport.
So ayan guys, nandito na tayo sa airport. Ito na si Kay Edward. Kay Eds, hello. Are you ready? Yes, I'm ready. Bye Saudi! Welcome New Zealand! So ito na yung last moment with Kay Edward. Dilipad na siya ng New Zealand. It's emotion. Nagkapi na siya sa Team Hortons kasi doon puro 3-in-1 na lang siya. Salamat sa Saudi Arabia. We will miss you Kay Eds. Ayan guys, so mag-check in na si Kay Edward. Ayan. Andun yung mga kasama natin sa record. Si Kuya Dick, si Ate Kay, si Marnie, si Kuya Jerwin. Ayan. Ayan na po si Kuya Edward. Ang kanyang airlines ay Qatar Airways. So 3 hours siyang stopover sa Qatar. So yan yung mga kabayan natin. At nakapila na si Kuya Edward sama si Kuya Christian. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang pinagpipray lang ni Kay Edward to ngayon, answered prayer na papunta na siya ng New Zealand. Tagalan si Kay Edward, tuloy natin. Ano nangyari sa iyo, Kay Edward? Ayun, nakaraos. Nenervous ako kasi biniverify nila yung ano. Visa mo? Pero okay naman. So okay guys, tuloy si Kay Edward. Tuloy siya guys, tara na guys. Antay. Bye-bye na ako kay Edward. Nandito na guys kay Edward. Dito natin tatapos yung ating content. Bye kay Edward. Say bye. Bye. Maraming salamat sa tit. So yan na. Bye-bye na kay Eds. Ayan na siya. Napasok na si kay Edward. Pahawak ko. Queens, bye-bye. EMPM lang ha. Si Jeremy pa naman. Hello. Bye-bye, Queens. God bless, Queens. Bye-bye. Bye-bye. So ayun na guys, mga kapamilya, sabay-sabay nating salubungin sa outside world ang lover boy ng KOK, Edward David. Okay, Edward. Wala, ang bilis siya nakapasok. Koy na siya, oh. Ayun na siya. Bye-bye kay Eds. Bye kay Edward. Bye-bye. Titingin pa yan, oh. You can see him. Ayun na. Yes. Say bye-bye natin to Edward. Bye-bye. At yun guys, ito na natin tatapusin yung ating content. Nako, nag-ano yung screen ko. So, thank you so much for watching. Isa na naman kapamilya natin ang lumisan ng Saudi Arabia. Sino naman kaya ang susunod? Abangan natin. So, bye muna for now. Magbabalik po ulit si Alder Nation for more Saudi update. God bless everyone. Stay blessed. Stay cool. Life is beautiful. Alder Nation, out.